lagi na lang kapag aramex ang nagdadala ng package ko, eh lagi kong nami-miss out yung pagtanggap dito. Ito na mga guys! Happy kid na naman! Hindi lang isa, kundi dalawang microphone ang in-order ko sa Amazon. Bayang nire-record din natin sa Facebook kasi and I'm everywhere. Ang inyo yung online pala. Everywhere? Yes, I'm everywhere. Good day mga ka-online palaboy at kitang-kita nyo naman, abot-abot langit ang ngiti ko dahil nahandito na ang pinaka-aabangang kong gadget ng taon dahil matutupad na rin talaga yung live streaming ko. Nahandito na, mainit-init pa galing sa Amazon ang dream microphone ko para sa live streaming, no? Actually, this is a Movo PC M6. Actually, may backstory na naman tong Amazon delivery na to. Every time na nagpapadala ako o nakaka-receive ako ng package mula sa Amazon via aramex, lagi ko nami-miss out. Isiningit niya yung package ko doon sa shurak, sa tabi ng pintuan mismo. Eh, kikwento ko sa inyo yan mamaya-maya, no? Kung paano nakarating yung package na to na literal na door-to-door. Pero bago pa man yung backstory na yon, aba, samahan nyo na akong laslasin, pilasin ang Amazon Prime label na to at tingnan natin kung ano yung bayo nasa loob nito. Ito na mga guys! Happy kid na naman! Actually guys, in-order ko tong Movo PC M6 sa Amazon noong March 2. After 10 days lang ha, dumating na siya. Hindi ko na inabot yung March 25 na estimated arrival date ng package ko. Standard shipping lang yung ginamit ko ha, pero 10 days lang nahandito na yung package ko. So, let's do the cutting of the cake. Ayan natin ha, yan na. Yan na. Yan. Uy, yun na. Nandito na. Tada! Wow. Oops. Hindi lang isa, kundi dalawang microphone ang in-order ko sa Amazon. At kita nyo naman, ito po ang Movo PC M6 condenser mic. Avid fan ako ng Movo kasi katulad nung ginagamit ko dito sa pag-tape o pag-shoot ng video na to, eh Movo din yan ang gamit ko. That's a Movo BXR10 na video microphone. Pinagugustuhan ko yung Movo, hindi lang siya mura, kundi talagang high quality microphones meron sila. Dalawa yung binili ko kasi meron akong kapartner sa live streaming na to. Hindi ko siya sinama dito sa pag-unbox. Nandun siya ngayon sa bakasyon. Dapat dalawa kami mag-unbox eh. Eh kaso nasa bakasyon siya. Yun. So, I think ititira ko muna to sa kanya. Siya na mag-unbox nung para sa kanya. No? Tingnan natin ang unang pasilip sa kahon. Okay. May pong. Tapos mayroong mga ano to. Mga ano, marketing materials. Uy. Yan guys ha. Actually guys, based on the reviews ha, yung medyo may kabigatan yung microphone niya na talagang sinasabi nilang high quality. Kasi makikita mo sa isang bagay kung de kalidad siya, medyo may kabigatan na naman. So ito yung shock wave, no? Shock mount pala, shock wave. So ito yung shock mount.
Tapos windbreaker o windshield itong tinatawag, no? Tapos actually itong Movo PC M6 hindi lang siya pwede para sa XLR. May dalawa siyang output. Ito isang XLR pin, tapos yung isa BBPL na tinatawag nila, no? Yan. Ito yung pangkaraniwan na ginagamit sa cellphone or sa iba pang mixer devices, no? Kung gagamitin mo naman siya na pang laptop, meron siyang USB ready adapter para sa inyong mga microphone. Ayan. Para, ayan, dito yan. Dito mo siya ilalagay. Ipapasok mo siyang ganyan. Ayan. So, pag ikaw ay gagamit ng laptop, kailangan mo nitong adapter. Actually, yung adapter niya, eh, meron ng slot for microphone at meron namang pang headphone. So, meron kang input at saka output. And this is it. Pansit. Medyo may kabigatan nga siya, guys, ha. Ito yung Movo PC M6. Ito rin yung nagustuhan ko sa microphone ng Movo. Ito yung turquoise color. Isa rin to sa mga nagpa-engan yung bilin siya. Kasi pangkaraniwan na lang yung makikita natin na pure black, no? Gusto ko yung naiiba naman siya sa paningin ng ibang tao. Okay, set up na natin. This is my first time, no, na aanuhin to. Actually, pasok-pasok lang naman siya. Yan. Yan. Actually, lalabas natin yung logo, ha, para maganda naman ang ano niya. Maganda rin kasi naman pag halimbawa nakikita sa camera, may ano ka, may pa-logo, no. Tapos so dapat, okay. Guys, yung reception niya, ha. Kasi ang dapat na maging ano niya. So, yung logo pala ang indicator mo, guys, ha, na kung saan ka dapat tumuto. Kasi may, since ito ay condenser, meron siyang area kung saan mo lang dapat magamit yung mic. Kasi pag nag-turn ka sa likod, yung reception ng boses mo ay magiging limitado. Kasi nahan dito sa harapan yung pinaka-reception ng microphone, no? Yan. So, kailangan, ang orientation pala eh, itong Movo logo. So, yun yung indicator mo dyan. Online pala, boy! Live na live tayo ngayon sa Facebook dahil nagkakaroon tayo ng technical test ng ating biniling Movo PC M6. So, ito po ay sabayang nire-record din natin sa Facebook kasi ang content na to ay part ng review natin sa Movo PC M6 na binili natin mula sa Amazon. Sa condenser mic, meron ka dapat specific area lang kung saan ka magsasalita para buong-buo yung audio na makukuha ng microphone. Kasi hindi mo siya pwedeng basta-basta lang na ilagay kung saan-saan sa bibig mo. Kasi meron lang siyang area na dapat ka doon magsalita para makuha ng buong-buo yung boses mo. Kasi pag pumaling ka sa kaliwa, kanan o sa gitna na hindi naman doon yung receiver ng audio mo, abam, magiging parang malalim ang hugot ng audio mo. Okay, tingnan nyo to, ha. I-test natin.
So, iba yung naging reception ng audio. Kasi, actually, ang indicator ninyo ng receiver ng audio ninyo ay nandito sa may logo ng Movo Pc M6. Noon, mga ka-online pala, boy. Live na naman tayo. Ang inyo napapakinggang song or kanta ay mula kay Yok Sang J ng B2B. Kung kayo ay K-pop fanatic, malamang kilala niyo to si Yok Sang J. Actually, theme song ito ng popular TV series sa Korea na High School 2015. Well, Who Are You? Actually, ito rin yung unang kanta sa Korea na kinabisado ko. Aside pa dun sa, of course, di ba may nagkaroon ng F4 o Meteor Garden Wave, no? So, may mga ano tayo, napapakinggan noon. Pero hindi naman yun ang naging point of interest ko para maging matutunan yung pagiging matutunan yung lingwahe ng Korean. Yun guys, natapos din yung ating technical test about Movo Pc M6, no? Actually, itong Movo Pc M6 na tinest natin, eh maganda naman yung naging resulta. Pero since tayo ay nag-shopping sa Amazon, i-impart ko naman sa inyo, i-share ko naman sa inyo kung ano yung nangyari sa package ko nung dumating siya dito sa Qatar. Nabanggit ko sa inyo last time na naging door-to-door delivery paghatid ng package ko dito. Literal na door-to-door. Hindi ko na kasi siya minit yung courier sa para tanggapin yung package ko. Lagi na lang kapag aramex ang nagdadala ng package ko, eh lagi kong nami-miss out yung pagtanggap dito. Yung day na i-deliver na yung package ko ng aramex, eh nagkaroon ako ng shooting with cardioid. So pinakausapan ko yung kaibigan ko na tanggapin on my behalf yung package. Eh kaso ang nangyari naman, may biglaan namang siyang appointment na pinuntahan. So ngayon tumawag ngayon sa akin yung aramex na nahandito na raw sila sa lugar namin na kailangan tanggapin na yung package. Eh siyempre nagulat ako dahil wala na yung kaibigan ko, diba? So hindi ko alam kung paano ba mangyayari sa setup namin ni aramex. So kumonta kami ng mga kaibigan namin na pwede pang tumanggap dito within the building ng package. Pero lahat talagang wala. Mukha yatang may kamalasan nung day na yon na walang tatanggap. So ang ginawa ko, pinakausapan ko na lang yung aramex courier. Hindi ko natanong yung pangalan niya, pero I would like to salute him for taking care of my Amazon package. Ha? Kasi nung sinabi kong walang makakatanggap ng package ko sa bahay dahil nga nasa remote area ako, pwede bang pinakausapan ko na lang siya na pwede ba na iwan mo na lang sa pintuan namin yung package. Alam mo, on my surprise ha, sabi ko iwan niya lang sa pintuan namin yung package. Natatakot din ako baka mamaya damputin ng ibang tao yung package after iwanan. Alam niyo kung anong ginawa niya? Isiningit niya yung package ko doon sa shoe rack sa tabi ng pintuan mismo. I'm very overwhelmed ba sa ginawa ng courier service from aramex. Maraming salamat sa paghatid mo. Thank you very much for taking care of my package. Yan. Kasi hindi naman natin makakayanan mabibilin yung ganung pakikitungo ng mga courier service, no. Actually, sa totoo lang, yung mga nagdadalang ng mga package na yan, hindi naman ganung ding kalaki or competitive yung mga sahod nila. Pero with their gesture, aba, karapat-dapat lang naman natin silang bigyan ng space for commendation just to honor their good deeds. Actually, may surprise ako sa inyo. Sa next vlog ko, mag-unboxing naman tayo ng pinag-uusapang podcasting equipment mula sa Rode. Yun, mga ka-online palaboy, see you na lang sa unboxing natin ng Rodecaster Pro.